Magandang tanghali po sa inyo, sir. Ako po si Irene Ipanta, ang ika-dalawang apat na demonstrator. Ako po ay humihingi ng paumanhin sa inyo kung bakit po ako ay dito sa loob ng bahay nagdidemo, sapagkat po ako ay napilayan kahapon sa aming park. Napilay po yung paa ko dahil po ako ay na-out balance kahapon. So, ako po ay humingi ng kunting pag-intindi at maraming salamat po. At ako po ay magsisimula na sa aking pag-dibing. Okay po. Magandang tanghali, mga bata. Okay. Masitayo ang lahat para sa ating panalangin. Okay. And the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ama namin na sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na inyong binigay sa amin. Amen. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Hindi pa ako nagsabi na uupo kayo. Magsitayo ang lahat. Dahil mayroon pa tayong energizer na gaganapin. Sino may alam ng five little monkey? Yes, magaling kung ganun. So okay, sasabayan natin ang five little monkey na kanta. 1, 2, 3, go. Five little monkey, Humpty Dumpty. Mommy and doctor, and a doctor said, bumilang ng tatlo, nakatago na kayo. Kayo po nakaupo, subok ng tumayo. I wanna be a toto, be a twinkle star. How they got a body back to the meow. Okay, magaling mga bata. Okay, wag mo muna kayo umupo. I-arrange nyo muna yung mga upuan ninyo. At pulutin ang lahat ng mga basura. At itapon ito sa basurahan. Okay. Ngayon mga bata, i-check muna natin yung attendance. Sino ang liban ngayon? Oh, magaling. Dahil walang liban. So, palakpakan natin ang mga sarili natin. Kahapon, ano nga yung tinalakay natin kahapon? Sino may alam? Sino nakaalala kung ano yung tinalakay natin kahapon? Yes, ano ba ang tinalakay natin kahapon? Ang tinalakay natin kahapon ay pantangi at pambalana. Ano nga yung pantangi? Yes, ang pantangi ay nagsisimula sa malaking litra na ngalan ng tao, hayop, bagay o lugar. Ang pambalana, ano naman? Yes, ang pambalana ay nagsisimula sa maliit na titik na pangalan ng tao, ng hayop at lugar at bagay. So yun. Okay mga bata, mayroon po ako ditong dalawang picture dito. Ano po ba yung nakikita ninyo? Ang picture na ito ay picture sa Japan. Sa Japan na kalsada. At ito naman ay picture sa Pinas. Ito po. So, yan yung picture sa Pilipinas. So, base sa inyo, batay sa inyong nakita o na-observeran sa picture na ito, ano ang inyong mga nasa isip? Yes, masikip na daan sa Pilipinas. Dito sa Japan, ano? Yes, maluwag ang daan sa Pilipinas. Yes, magaling. So, ngayon mga bata, ang ating paksa ngayon ay story. Eto po. Ang paksa natin ngayon ay pangunahing diwa ng disiplina. So, ngayon, at bago natin tatalakayin, ang ating paksa ay basahin muna natin yung mga layunin natin sa araw na ito. Okay? Number one, mapaghahambing ang mga tao, bagay, o pangyayari. So, sunod is mas masasabi ang dahilan ng pagkaroon ng trapiko sa bansa. Sunod ay mapaghahalagahan ang pagkaroon ng disiplina sa bansa. So, ang lahat ng ito ay ito ang dapat natin makamit sa ating talakayin ngayon. So, bago natin at tatalakayin ang ating paksa, ay nais ko muna magbigay ng mga batas sa loob ng klase o sa loob ng eskwelahan habang ako ay nagsasalita. Una, mayroon po ako ditong classroom rules or sa loob na batas sa loob nating school. So, now, ang una ay respetuhin natin ang bawat isa. Ikalawa, always tayo, hindi tayo magpalit. Be on time. Ikatatlo, listen when your teacher speaking.
Kapag ang isang guro ay nagsasalita dito, ay dapat makinig. Naintindihan po ba? Okay. So, pang-apat ay don't be shy to ask question. So, huwag mahiyang magtanong. So, naintindihan ba mga bata? Okay. Magaling or very good. So, ngayon ay mayroon din ako dito ng behavioral chart. Kung sino yon dito ay babae at isaka lalaki. At ang kada kahon ay may 5 star. So, ang bawat star ay naglalaman po ito ng 10 points. Ito ay pang babae at pang lalaki. Kapag ang lalaki ay hindi nakikinig or babae hindi nakikinig at sobrang ingay sa loob ng klase, ay babawasan ko ng 1 star. At ilagay ko at kukunin ko para bawas sa ano niyo score. At ito ay magiging ano ninyo points. Naintindihan ba mga bata? Okay, mabuti kung ganun. Kanina ay mayroon akong pinakita na 2 litrato. So ngayon ay papakatin ko kayo ng 2 pangkat. Unang pangkat at 2 pangkat. Ang inyong gagawin ay magsusulat kayo ng pangungusap kung ano yung naobserbahan ninyo sa picture na ito. Ito ay sa unang pangkat at ito ay sa pangalawang pangkat. So, ngayon, unang pangkat, ano ba ang naobserbahan ninyo sa picture na inyong ginawa or nakikita? Ah, oo, yes, maraming sasakyan, masikip na daan. Very good. At bigyan natin sila ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Okay. Pangkat 2. Ano naman yung nakikita ninyo sa picture na binigay ko sa inyo? Yes, magaling. Ito ay maaliwalas na daan at hindi matrapik. Yes, very good. So, bigyan natin sila ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Yes, mahusay. Batay sa inyong nakita ng mga larawan, ano nga ba o ano ang sa isip ninyo ang ating paksa ngayon o tatalakayin ngayon? Ano nga ba yung paksa natin? Yes, magaling. Pangunahing, ano nga yun? Pangunahing diwa ng disiplina, magaling. So ngayon ay mayroon akong maikling kwento dito tungkol sa pangunahing diwa ng disiplina. Okay, nandito. At basahin natin ng sabay-sabay. Ang pagkaroon ng trapiko sa ating bansa ay ang walang disiplina sa sarili. Ihantulad natin kay Mark. Kahit naka-stop sign ang stoplight, ay pinaharurot pa din niya ang kanyang sasakyan. At di inaasahan, siya ay na-aksidente. So, yun ang nangyari kay Mark. So, at yun ay nagbigay ng malaking trapiko sa kalye. Ngayon, kaya ang dapat nating gawin ay may disiplina sa sarili at sa bansa. Ang bawat isa sa atin ay may disiplina upang tayo ay magkaroon ng mapayapa at mas ayos na pamumuhay. Sa pamumuhay. Ang dapat gawin ay sumunod sa batas trapiko upang maiwasan ang pagiging trapik at tumawid sa tamang tawiran. Okay po, naintindihan ba mga bata? Naintindihan po ba? Naintindihan ba ang kwento? So, ingon ang istorya na dapat naagyuday disiplina sa kaugalingon. Kay parehas, maparehas kay Mark. Bisa naka-stop ang sign sa stoplight, yahagi akong ipakusog. Ipakusog niya o padagan iyang service o iyang sasakyan. Dahil wala na balaan na aksident siya, na disgrasya noon siya, kaya nagbangga siya dito sa mga sasakyan na nanihidiri. O niya, karoon, kaya nagdala o dakong traffic sa kasada. So, ngayon dali sa istorya na ang dapat natubuhaton is na ay disiplina sa kagalingon para mamuyo taog mapayapa na kinabuhi.
na atay disiplina o magsunod ta sa mga batas. Kung unsa ang gay pamalao diha sa magobyerno, dapat musunod ta sa batas. Unya mutabok pud ta sa saktong tabukan para madili pud ta madisgrasya kay kung ikaw mabanggaan mo gyapon mo ka dala gyapon sa kanang trapiko. Unya karon mga bata, kinsa may nakakita na og stoplight or kinsa na may nakaadto sa shoot sa Manila daghan kay sasakyan, daghan kayong mga maraming sasakyan, di ba? O sino na nakapunta doon? Sino na nakapunta doon sa Manila? Sino na nakakita na ng maraming sasakyan or traffic? Sino? Yes, ikaw. So saan ba natin makikita dito sa atin? Mayroon bang traffic? Minsan kung mayroon aksidente, di ba? Napapansin niyo naman, kapag may aksidente diyan sa atin dito sa Bukidnon, mayroon din traffic. Hindi iba doon sa sino na nakapunta ng Balinsya, Malibalay, Cagayan. Yun ang yung maraming traffic, yung maraming sasakyan doon. Kahit hindi pa kayo nakapunta ng Maynila, mayroon naman doon sa Balinsya at saka sa Malibalay. Kikita natin yung mga sasakyan. At sino na dito sa atin, mayroon bang mga traffic na traffic light? Wala, pero mayroon tayong mga traffic enforcer or mga tao, di ba, na magganon-ganon sa magsa-sign ang kanila kamay. Pero doon sa city, mayroon din doon sa Balinsya City, di ba? Nakikita na ba kayo noon? Ha? Yun. Dapat kapag nag-red light, dapat huminto. Kapag naman nag-green light, yun ay sign kapag ang tao ay pwede siyang tumawid. Okay, naintindihan ba mga bata? Okay, wala na bang katanungan? Okay mga bata, mayroon akong speaker at sounds dito sa cellphone at mayroon din akong box. So ang gagawin ninyo, ang box na ito habang natutugtog yung music ay continue o ipatpatuloy pa din ninyo sa pagpasa sa inyong classmate. At kung sino naman ang mahintuan ng sounds at siya naman ang lucky or maswerte na nakahawak ng box na ito ay siya ang sasagot ng ating tanong ngayon. Naintindihan ba mga bata? Okay, ready na ba kayo? Okay mga bata, magpapatugtog na tayo. Ay, pasa! Pasa! Okay! Ngayon, ikaw ang maswerte na nakahawak sa box na ito. Ano ang ating paksa na tinalakay ngayon? Yes! Magaling! Ano nga yun? Pangunahing diwa ng disiplina. Mabuti! Plakpakan natin. Bigyan natin tatlong plakpak. 1, 2, 3. Sunod! Next! Yes, ikaw yung maswerte na naman na magsagot sa ating katanungan. Ano nga ang nangyari kay Mark? Ano ang nangyari kay Mark? Yes, magaling. Na-aksidente. Bakit siya na-aksidente? Dahil hindi siya nag-stop. Nakahit, nakasign, na-stop yung stoplight. Magaling. Next, sunod. Pasa. Okay, ngayon ay ano ang dapat gawin para maiwasan ang trapiko? Ano? Ikaw? Yes, magaling! Ikaw, maiwasan ang trapiko kung ikaw ay may disiplina sa sarili. Okay, at ano pa? At sumunod sa batas trapiko. Okay, magaling. Naintindihan ba mga bata? Naintindihan ba? Wala na bang tanong? Wala na bang Okay? Naintindihan ba mga bata? Wala na bang mga katanungan mga bata? Wala na? Kung walang katanungan ay kumuha ng papel at isulat ito at sasagutan ang mga ito. Yan. So una, ang sasagutan, tukuyin kung ay direction. Basahin nga natin ng sabay-sabay. Tukuyin kung ang sumusunod na pahayag ay nagpapakita ng disiplina, iguhit ang ngiti. Ano nga yun? Ano ang ngiti? Naka-ngiti. Ganun. So, kung pangusap ay nagpapakita ng disiplina. Okay? Kung nagpakita siya na ay disiplina sa kaugalingon. At malungkot naman. Paano malungkot? Paano yung malungkot? Ganun. Malungkot. Malungkot naman kapag kung walang disiplina. Naintindihan ba mga bata? Okay. So, ngayon ay naintindihan. Magsimula na kayo.
Tapos na ba, mga bata? Uy, tapos. Okay, kung ganun, ay exchange paper. Magpalitan kayo ng papel dahil i-correct natin kung ano yung tama ba yun, tama ba ang inyong mga ginagawa. Okay, so, number one, pagtatawid sa tamang tawiran, malungkot or nakangiti? So, sino ang makakuha, makapunta dito? Sige, ikaw na naman, Tumpulana. Or ikaw, Juan, okay. Ano ang sagot mo? Oy, nakangiti. Tama ba ang nakangiti? Tama ba ang pagtawid sa tamang tawiran? Nakangiti? Oy, very good. Sino nakakuha? Okay, ang galing, magaling. Number two, pangalawa, pagtapon ng basura sa ilog. Ano yun? Nakangiti o malungkot? Malungkot. Ay, sino? Ikaw naman, Maria. Punta ka dito. Ay, yes, malungkot. Ganun. Malungkot ganun. Yan. So, tama. Sino nakakuha? Tama. Ang galing. Pangatlo, pakikinig sa guro. Pakikinig sa guro. Malungkot or nakangiti? Ha? Malungkot or nakangiti? Sige, punta ka dito. Tampulana. Okay. Yes, nakangiti. Dapat nga, always tayo makinig sa guro. Pang-apat, pagsasakay ng sobrang-sobrang pasahiro. Pagsakay, mga sobrang-sobrang na mga pasahiro. Tama ba? Or malungkot or nakangiti? Yes, malungkot. Saan nakakuha? Yes, magaling. Ang galing-galing naman ninyo. Panglima, hindi pakikinig sa magulang. Magulang. Ano yun? Malungkot o nakangiti? Ha? Malungkot. Dapat tayo ay always tayo nakikinig sa ating mga magulang kung ito ay nakakatama ba sa atin or tama ba para sa atin, ha? Or ito ay para sa atin din, na? Okay. Okay? Sino nakakuha ng perfect score? Okay, magbilang ako. 5. Sino nakakuha? Pasa. 4, 3, 2, 1. Wow, parang wala ako nakuha ng 1, ha? Alos, 5, 4. Okay, susunod, kunin ang mga assignment notebook at isulat ito. So, direction mga bata, basahin natin. Gawin sa bahay ito. So, magsulat ng pangungusap kung anong disiplina ang ginagawa sa inyong mga magulang. Okay, sa loob o labas ng bahay, magpatulong kay ate, kay kuya, kay mama, kay papa. Naintindihan ba mga bata? Kung unsa itong mga disiplina na ginahimo sa inyong mama o papa, isulat ninyo. Naintindihan ba mga bata? Mabuti kong ganun. Okay, tapusin nyo muna yung pagsusulat sa assignment. At pagkatapos niyan ay pwede na kayong umuwi. Okay, class? Okay.